Papakita ko ngayon kung ano yung secret para lumiit yung tiyan mo in just 3 days. Hello mga best! Good morning! So, eto nga, kakagising ko lang. Ganito yung literal na mukha ng woke up like this. Anong oras na? 9:03 na, 9:10. Medyo late talaga akong nagigising. Sa totoo lang, maaga pa nga to eh. Kasi, nung nagsimula yung quarantine, mga madaling araw na ako natutulog kasi nga movies o kaya may mga ginagawang calligraphy, ganun. Kaya, mga nagigising ako, mga 9 na talaga, mga 10, minsan 11. Kaya mga best, magbabrush muna ako, tsaka maghihilamos, tapos proceed na tayo sa topic na kung paano palitin yung tiyan in just 3 days at saka kung ano yung kinakain ko sa isang araw. And I'm back mga best. Welcome to Naiya Terminal 3. Yun na nga mga best. Ano ba yung mga ginagawa ko, yung mga kinakain ko sa isang araw at saka kung ano yung tips kung paano lumiit yung tiyan in just 3 days. Ako hindi ako naniwala agad dun eh, yung 3 days liliit yung tiyan ko. Kasi ako dati pa, kahit mataba ako dati, hindi naman ako yung parang tinatawag nilang parang buntis, yung malapad ka tapos malaki yung bilog yung tiyan mo. Hindi. Mataba ako pero hindi naman sa flat. Kumbaga, diretso lang siya. Diretso siyang ganyan. Kapag nakaside ako, diretso siya. Hindi siya yung may paumbok. Kasi ang tumataba sa akin, ang lumalaki sa akin is yung arms ko, yung legs ko, at saka yung mga side parts. Pati yung sa back. Papakita ko ngayon kung ano yung secret para lumiit yung tiyan mo in just 3 days. Ito na! Tadaan! Itong pitchel. Kailangan meron kayong pitchel na ganito para pumayat kayo. Charot! Itong pitchel na to, ang laman nito is ginger water. Pure ginger lang yung, makikita nyo ba? Ayan. Mga luya lang yan. Nung nag-search kasi ako ng kung paano pumayat dati, nakita ko nga na sobrang effective yung ginger water. Yung luya lang mismo. Tapos, ang una kong ginawa, hindi pa ginger water yung ginawa ko eh. Every kain ko, nagtitimpla ako sa isang cup ng tea, green tea. Tapos, nilalagyan ko lang ng ilang hiwa ng ginger siguro. Mga tatlo, ganyan. Dalawa, tatlo. Hinahalo ko lang. So, every kain, siguro 2 to 3 times a day, ganyan. Yun yung iniinom ko. Kaso, ang sabi sa napanood ko, para mas effective siya, mas mabilis mong makikita yung resulta, gawin mo siyang tubig. Yun yung pinaka-tubig mo. So, kung nauuaw ka, yun yung iinumin ko. Then, yun yung tinry ko. So, naghiwa ako ng mga luya. Huwag yung babalatan kasi ang sabi, meron ding mga nutrients na nakakatulong sa pagpapayat yung balat ng luya. Yun nga, hiniwa ko yung luya ng maninipis. O kaya pwede nyo siyang diktikin. Tapos magpakulo kayo ng tubig, siguro mga half pitcher ng tubig. Tapos lagay nyo siya, hintayin nyo siyang kumulo. Pagkakulo, patayin nyo na. Tapos, dun sa isang pitchel na pinakita ko sa inyo, yung kalahati nun, lagyan nyo siya ng medyo malamig. Hindi naman malamig, kumbaga parang room temperature na tubig. Para kapag nilagay mo yung napakulong ginger water, pwede nyo na siyang inumin. Pero pwede rin na yung buong pinakulo yung ginger, yung ilagay nyo sa pitchel, tapos hayaan nyo muna siyang lumamig, dun nyo siya inumin. Nung una, hindi ko talaga nagustuhan yung lasa ng ginger kasi hindi naman ako maluya. Na kaya kong kumain ng luya, kumbaga sa mga paksiw, ganyan, pero hindi yung sa tubig lang yun ng ginger water. So, ang ginawa ko is lalagyan ko ng kalamansi. Pero, nilalagay ko yung kalamansi kapag medyo nagsubside na yung init niya kasi sabi, kapag daw nilagay mo yung kalamansi sa sobrang init na tubig, mag-evaporate daw yung vitamins. Ewan ko lang kung totoo, pero tinry ko na lang din na kapag lumamig yung ginger, doon ko lalagay yung kalamansi. And yun nga, after 3 days na yun yung iniinom ko, yung ginger water lang kapag umaga, kapag nauuhaw ako, kapag after kain or habang kumakain ako, yun yung tubig ko, yung ginger water.
Tapos, after 3 days, dun, sobrang effective. Kasi, nakita ko na wala yung pagka-bloated ko. Kapag kasi kumakain ako kahit konti lang, alam niyo yung feeling na sobrang laki na ng tiyan nyo. Parang, ano yun, parang sobrang dami nang nakain mo. Kasi, puro hangin. Dito sa papakita ko mga best na kinakain ko sa isang araw, hindi ibig sabihin na yun lang talaga yung kinakain ko sa pang-araw-araw. Kumbaga kung may makikita kayong kinakain ko ngayon, hindi ibig sabihin na bukas or sa isang araw, same pa rin yung kinakain ko. By the way, shoutout nga pala kay Kitty Chai. Hello bebe! Thank you sa pagsasuggest na ito yung gawin kong next video, yung what I eat in a day. Tingnan muna natin yung oras ngayon mga bes. Ayan, 10:14 na. Ang una kong ginagawa kapag kagising ko din after sa lahat-lahat, nagtitake muna ako ng apple cider vinegar. Isang kutsara na apple cider vinegar, then imimix ko sa 1 glass of water. So yun yung iniintake ko, gumagamit ako ng straw kasi nga para maprotektahan natin yung ngipin natin. After 30 minutes to 1 hour na pag-i-intake natin ng apple cider vinegar, ang first ngayon nakakainin ko is apple. Meron kasi talaga kaming nakastock na, hindi naman stock na sobrang dami. Meron kaming mga fruits kailangan kasi kapag nag-i-snack din sila daddy ko or yung kapatid ko, mga fruits yung kinakain nila. Then sasabayan ko din ng coffee kasi coffee lover ako. And yun nga mga best, kain muna tayo. So mga bes, habang kumakain tayo, nood lang muna tayo ng Kung Fu Panda. And tapos na tayong kumain yan. Naubos ko yung apple. Tapos meron pang konting coffee. Medyo busog na rin ako kaya okay na yun. And ngayon nga mga bes, 11:18 na. Yan. Kita ba? Tingnan naman natin kung ano yung niluluto ni Mama for lunch. Hello! Toho! Ma, nangingi kang tulong sa YouTube. Tinginan ko lang kung tama yung ano ko. Yan. Pininyahan. Pininyahan ang manok. Hindi pa tapos ha. Ay, tsura kule. Okay lang yan. Nagula pala ito, no? Nauntok sa tricycle, yung pumabili ako ng ito, yung ano ni... Yan na. And now mga bes, I'm just then taking my relaxing hot bath. Ang arte, no? In short, tapos na akong maligo, mga besi. So ngayon, 11:55 na. Magluluto na ako ng itlog para sa lunch. And ito na nga guys, yung lunch ko ngayon. Ito yung isang itlog. Yan. Tapos dinagdagan ko ng dalawang hiwa ng manok. Yung kaninang niluluto ni lola ko, mama ko, yan. Ito yung sinasabi ko sa inyong maliit lang yung plato na ginagamit ko para at least mukha siyang madami. So, kaya na tayo guys. At saka, siya nga pala guys, ang panulak ko, syempre yung ginger water. Siguro nakakaubos ako ng 2 to 3 glasses nito habang kumakain. And kapag katapos na rin. So, tapos na ako sa kinakain ko. By the way, guys, magdadagdag pala ako ng isang saging. Kumbaga, pinaka-dessert ko. So, na mga besi, mag-time check tayo. Nung oras na ba? 3:15 na. So, mag-merienda na tayo. Madalas na minimerienda ko, coffee at saka mga tinapay, ganun ka. So, wala kaming available na tinapay ngayon. Kaya, eto, magluluto tayo ng samyang. Yun yung merienda ko kasi medyo nagki-crave din ako ng
panghang, kaya yeah. Tara, luto na natin. So ito na nga mga bes, ito na yung merienda ko dahil wala kami available na tinapay. Pero sa totoo lang, madalas na mini merienda ko tinapay at saka coffee. So ngayon ito na. Yan, samyang. Tara, kain na tayo. Alam niyo ba, kumbaga advantage ko yung mahilig ako sa maanghang. Kasi sabi nga nila, yung maanghang daw nakakatulong din sa pagbilis ng metabolism mo. Kaya siguro isang tulong din yung mga maanghang na kinakain ko. Tsaka syempre, yung panulo ko din dito is yung ginger water pa rin. So mga bes, ito na yung last bite ng samyang. Siyempre, panulak natin yung ginger water. And hello again guys. So, kakagising ko lang. Medyo nakaidip ako. Anong oras na ba? 5:15 na. So, parang gusto kong uminom ng kape. Kaya, magtitimpla muna ako ng coffee. Yun yung inumin muna natin. Good evening mga best! So, 7 o'clock na. Oras na ng dinner. So, ang kakainin ko is isang itlog at saka isang can ng century tuna. Itong century tuna na to, aarisin ko yung oil niya kasi ayoko medyo masabaw-sabaw. Ito na mga best, kain na tayo. Tapos na mga bes. So yun nga mga bes, yun yung mga kinakain ko sa isang araw. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi lang yun mismo yung kinakain ko every day or every other day or kaya sa isang linggo. Kasi minsan merong araw na konti lang yung kinakain ko, tapos meron namang medyo dumadagdag. Pero hindi ako sumusobra sa limit na kailangan kong i-intake. Minsan, for example, may okasyon. So, syempre, nandiyan yung mga pasta, mga chicken, mga cake. So, ako, kumukuha naman ako. Pero, konti-konti lang. Nandun pa rin yung moderation sa pagkain ko. So, kung maraming mga menu dyan, kukuha ko ng tingi-tingi para at least lahat yun na natitikman ko. And that's it for today mga bestie. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para kapag nag-upload ako ng bagong videos ko, is ma-notify kayo. Bye!